Market is flat or almost unchanged. COVID cases nag-ATH. Hello mga titos and titas, welcome to Tito Vlogs. Today po, Market Summary Hump Day Edition. Nakatawid ng humps ang ating market, kaya belly 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 good yan mga titos and titas. At silipin natin yan mamaya kasama nung COVID cases natin at yung ASEN, GMA, AREIT, APL at dito. Let's have a short prayer po bago tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey in this chaotic world of the stock market. All this we ask in Jesus' name. Amen. 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 Mga titos at titas, baka naligaw lang kayo dito sa ating channel. Ito pong Tito Vlogs. Tambayan po to tungkol sa stock market. Yung 14 years na experience natin sa pagtitrade. Pains and gains nga ang tawag natin, ano? Kinukwento natin dito, tambay style lang. Kaya ako naghahanap kayo ng tatambayan sa stock market. Tara na welcome kayo. Habang naka-ECQ pa, tara na, subscribe na. Tambay na, samantalahin ha. Dahil meron tayo live stream every day, 9:20 to 10:20 a.m. Monday to Friday, pag nagbubukas ang market, binabantayan natin. Doon nyo po pwedeng ipasilip yung mga stocks na minamanok ninyo at pwede kayong makipagkulitan sa mga tambay. Sa kalagitnaan ng video na to, okay, kahit ngayon pa lang, pwede nyo po click yung like button. Yan. At pwede nyo iwasang i-click yung skip ads. Yan. Huwag nyo na po i-click yung skip ads. Ha? Pwede nyo rin po kang supportahan doon tambayan natin. Ha? Dyan, patreon.com/titovlogs. At yung mga ibang mga social media accounts natin. Ha? Dyan, pati TikTok na dyan. Ha? Facebook, Instagram, TikTok. TitoVlog77. Pwede nyo kong hanapin yan. Ating market today, mga titos at titas, parang ang daming sais nitong numero ngayon, ha? 666.86. Oo, parang medyo sumablay ng konti yung tagasara nito. Ha? Ang utos isasara mo ng 6666.66. Nahuli sa pindutan. Nakalusot yung 0.2. Kaya naging 0.86 ito, ha, mga titos at titas. Okay na rin yan dahil up naman tayo ng 43 points. Value turnover natin, pwede na nating consider na malaki to considering na ECQ tayo mga titos and titas. So ayan po ay 6.1 billion with the block trade na 600 million. So mga 6.7 billion pesos ang ating value turnover. Malaki na po yan. Ang gainers natin 81 at ang losers natin ay 84. Mukhang naka 3-point shot bandang huli ito. Nasilat, no? Up ang market pero lamang ang mga losers. Ang sectors natin, ito po ay services at mining. Red po sila, no? And the rest are green. Kaya mamaya silipin po natin yan, ha? Pasok muna natin, COVID cases. Sa Philippines is 12,021 new COVID cases. At highest daily rise since April 10. So ito yung binabantayan natin, no? So breakout po tayo mga titos and titas, no? 12,021. Bakit ganito? Index 6, puro 6. Ito naman 1-2-1-2-1-2. Yung COVID 1-2-0-2-1, diba? 1-2 naman, yung isa puro 6. Ano ba ito? Co-accident lang ba yan mga titos and titas, no? Breakout tayo, ha? Hindi ho maganda yan, pero hopefully hindi tayo masyadong magparabolic yung dami. Yan ang binabantayan natin mga titos and titas. At hindi dumami yung critical, hindi ma-overwhelm yung ating mga ospital. Next balita natin galing sa Manila Bulletin. Jobs, poverty, major challenge for economic team, sabi po ng DOF. Job creation and poverty alleviation will be a major challenge for the government next year. As the Department of Finance admitted that under uncertainty about the economic recovery will remain until the pandemic is contained. Based on DOF's macroeconomic framework and general fiscal policies for year 2022, economic recovery and structural reform
unemployment rate next year may settle above its pre-pandemic level of 5.3%, mga titos at titas. So challenging times ahead sa mga fiscal policy makers natin. Last year, medyo confident pa sila Tito Sonny Dominguez, Tito Ben Jokno, no? Ang sabi sa atin, we have entered the pandemic in a position of strength, no? Pero hindi naman din talaga ine-expect na ganito ang mangyayari dito. Magkakaroon ng hanggang Delta variant at meron pa, no? Hindi matapos-tapos ang mutation ng virus at halos buong mundo ay apektado, mga titos and titas, no? So yun nga lang ang pinaka talagang tatamaan ng matsakit dito are yung mga countries na hindi kasing yaman nung mga mauunlad na bansa katulad po natin. So kaya ito ay talagang matinding pagsusumikap ang kinakailangan ng lahat ng bawat Pilipino, no? Unahin na muna ma-contain nga yung virus. Pagkatapos yan ay magtulong-tulong. Next balita po. Galing naman sa Manila Bulletin, IRR on EO lifting ban on new mining projects signed. The implementing rules and regulations of EO Executive Order 130, which lifted the moratorium on new mining projects and the nationwide ban on open pit mining method, has already been signed by Environment and Natural Resources Secretary Tito Roy Simatu. Mga titos and titas. So good news to sa mining sector natin. Matagal na nating inaantay yung pagsipa na lang nila ay inaantay natin. Lahat na lang klase ng balitang magaganda ay nandito na po sa mining sector. Ito na nga eh, no? Yung lifting ng mining ban, ito pinakamalaki ho, no? Pero yun nga lang, tinatalo yata tayo ng pandemic talaga. Yung overall market sentiment talagang nandoon eh, no? Makikita nyo po, no? In normal circumstances, mga titos and titas, based on personal experience, yung mga ganitong balita sa mining, ganitong season, no? Lipad na yan. Oo. Umbap bulubulapbap na po tayo. It only goes to show, no? Na talaga pong medyo yung overall sentiment ng market players natin because of this pandemic ay hindi ganong ka linamnam, ika nga, no, mga titos and tita. Walang risk appetite walang panlasa yung mga market players natin, mga titos and titas. Yan ang mga balita natin, pero dahil hump day Wednesday ngayon, medyo nami-miss nyo to. Magpapasok tayo ng showbiz balita. Galing sa Philippines, star Derek Ramsey ends friendship with John Estrada over Ellen Adarna issue. Manila, Philippines, Kapuso actor Derek Ramsey ended his friendship with John Estrada in his new interview with talent manager and actor OG Diaz. Derek said that John is not his enemy but is no longer his friend. Mga titos at titas, ano? So, eto nga yung nangyari. Panoorin sa vlog ni Tito OG. Yun nangyari doon sa sitcom dyan sa TV5, no, nila John Estrada at ni Ellen Adarna. Yung John and Ellen na sitcom, nag-walk out daw si Tita Ellen Adarna dyan. At yun na, nagka-wendang-wendang na sila, mga titos and tita. Nagalit si Tito Long Mejia eh. Laglabas ng sama ng loob, no? Yun na nga, umabot na nga dito sa yung sa pagkakaibigan ni Tito Derek and ni Tito John Estrada, mukhang naputol na, natolputs na. Ayan ha, yan ang mga balita natin, kasama na ang showbiz. Ipasok na natin yung chart natin, ang pinakaantay po ng lahat. Ito yung triangle, intact pa rin tayo rito ha, mga titos and titas. Pero ito lang, no? Ito lang po. So sabi natin, kaya natin binabantayan yung COVID cases ha? And how are we going to contain it? So for me, maganda na sinasalo siya nito. Okay. Tignan lang natin itong angulo na to, no? Baka kasi parang merong head and shoulders pattern kung tama itong drawing natin, no? Ito yung mga shoulders niya. Okay.
So yan po ay bearish pattern na kung sakasakaling magpa-pan out po mga titos and titas, let's say matutuloy na mangyayari yan, eh, para handa lang tayo ha. Nilalagay lang po natin yung mga possibilities na pwede mangyari. Kung mangyayari kasi yan, nang babe-break yan, ito target. Babalik tayo rito sa level na to, nasa 5,000 level. Yan. So most likely, nandyan yung target. Depende kung kailan mabe-break, no? So kung so ano po ibig sabihin yan, ha, mga titos at titas? Ha? Pero yaan ay hindi po mangyayari hanggat hindi nabe-break itong trend line. Hanggat naluhuhog, nag-hold yan trend line na yan, hindi valid yung head and shoulders pattern. Okay? So, mga titos and titas, no? Ang ine-expect natin, palagay ko lang, ha? Pagka na-break ito, kung sakasakaling mabe-break yan, magbobotakan tayo. Maraming magbobotak dyan. Expect a sell-off, no? Just in case ma-break natin to neckline. No? It will confirm na head and shoulders nga to. Kung magkakaroon tayo ng sell-off, ha? Mga titos and titas. Ngayon, kung hindi naman, mag-iingat lang dahil baka mamaya noise, eh. So, may mga noise along the way. Yan, okay. Baka mamaya, bear trap lang yun, eh. No? Lalaglag, tapos iaakyat din. So, ano ang mga factors that will contribute probably dun sa pag-breakdown yan? Dun lang tayo, isa lang po, nakafocus lang tayo. Aday, dalawang factor po yan. First is the COVID cases natin, no, yung Delta variant, yung ECQ natin. If ma-extend o kaya sumobra dami ng cases, ma-overwhelm, yun po yung isang factor, no, major factor. Number two is yung situation globally, na yung global situation sa Amerika, medyo sabi nila tapish na daw yung stock market sa Amerika, due for correction. Eh, lugi nga tayo. Pag tayo, hindi naman tayo nag-all-time high. Sila nag-all-time high. Eh, pagka nag-correct yun, sigurado tatamaan tayo. Diba? So, yan yung mga binabantayan po na scenarios. Ngayon, kung hindi yan mangyayari at gaganda yung sitwasyon natin at sitwasyon globally in the coming days, so, pwede tayong mag-dribble-dribble sa loob nito, okay, at eventually mag-breakout. Okay? So far, the Nike recovery, ito po yan, mga titos and titas, yan, check recovery, is still intact. Ayan, mga titos and titas, gets ba? Nai-like ba? Kung gets nyo, like nyo po. At papaalala ni Tito na ito pong ating programa ay rated KKBB po tayo, ha? Kanya-kanyang bili at benta at hindi po ito financial advice. Eto na po si Ellen. Eh, Ellen tuloy. Si Ace. Si Aisen. Eto na si Aisen, mga titos and titas. Let's see kung medyo parang needle tap ito, ha. Medyo parang needle tap po yan. So far, nag-hold tayo dun sa ating support, yung dating breakout point. Okay. Next support, in case tagusin yan, may EMA 13 at may blue line tayo. Laging tinatamaan, laging tumatago sa blue line. So po pwede rin, 818. Pwede hanggang dito 780. It depends, no, mga titos at titas. Kung needle top nga yan, eto, yan, nakikita nyo po yan, ano, mga titos at titas. Yan. Kung needle top nga yan, expect natin a correction. So, most likely, yung mga areas po niya, in between this range, 780 to 9 peso area. So, yan yung range, no? Posible ba yan? Tito, ang layo naman. Eh, tignan nyo naman po yung ginawa, di ba? Galing ng 9 to, nag-correct ng 780. So, posible po yun, mga titos at titas, no? So, ang kung sakali naman na matapos yung correction or hanggang dyan lang yung correction sa 9 area, ito po yan, at nakapagpahinga at gumanda yung outlook natin, pwede na nating i-break itong 10 peso area, mga titos at titas. Yun. Next natin, ay teka muna, bago natin silipin yung converge, ha, mga titos at titas, doon sa mga nagtatanong po regarding doon sa ating practical charting webinar, so this August 21, mga titos at titas, magkakaroon ulit tayo ng webinar. Charting naman tayo, skill set naman ang ituturo ni Tito sa inyo. Practical charting, kung gusto nyo pong matutunan yung basic lang, kung hindi nyo pa masyado naiintindihan yung charting pero interesado kayo,
na malaman ano ba yung mga paano ba gumawa ng support, resistance, paano ba magbasa ng direction, ng trend line, paano ba bumasa ng pattern, no? Join us po August 21. Yung link ng registration ay nasa description po ng video na to, mga titos and titas. So si Converge. Di pa rin nagko-correct si Converge, ha? Dali lang, ha? Dali lang, ha? Parang either ito ginagawa niya, na si Converge. Baka yan ang ginagawa. Posible po yan, ha? Posibleng pwedeng ganyan. Okay, yan po yung isa. So, parang may triangle kang maliit dyan. Okay. So, descending triangle. Hindi, mas valid yata yun kesa ito. Kesa ito. Mas parang valid yung descending triangle natin, ha? Either mag-break pataas or pababa po yan. So, nasa ng target niyan, just in case mag-break po sa triangle. So, ang target po is itong dulo ng triangle. Yan, 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 yan. So, ilalagay mo lang yan kung saan siya lulusot. Kung taas siya, dito tayo, 29. Kung baba siya, dito tayo, EMA 13 sakto. O baka it will coincide, baka isara yung gap. Kung sa baba, lumusot itong triangle. So, sa ngayon, yan yung pattern po na nakikita natin. Kasama po yan sa mga ituturo natin sa practical charting sa August 21. APL. Si Apollo po. Today ay green. Aba, nagpachikat ka, Apollo, ha? Kulay green. Na-break na ba natin itong trendline natin? Na matagal na, hindi pa rin, ha? Hindi pa nga rin natin inuuntog, mga titos and titas, no? Momentum-wise, MACD, paakyat, okay? Pero, syempre, ito yung tinuturo natin sa practical charting, yung mga primary and secondary indicator, kailan mo gagamitin yan para hindi mo na paghahalo-halo. So, aantayin pa rin natin, no? For me, kailangan pa rin i-break itong trend line. Pero although, ang maganda rito, syempre, kahit papano, nakakita na tayo ng support dyan sa area na yan. Yan po, no? So, tignan lang natin. FO, ang daming balita dito. May FOO, may share swap, no? Ang daming balita. Pero meron pa kanina daw, ha? Hindi ko pa nga lang nabasa yung balita. Violation, may sinasabi pa silang may mga violation yata. Hindi ko pa lang nabasa. So, napakarami yung balita regarding sa APL, pero yung pinakaaantay ng lahat kung kailan sila magsisimula, kailan darating yung barko ni Tito Franklau, sana man lang ay ma-i-update nyo po sana, no? Yung mga shareholders or yung mga may nagkakaroon ng interest dito sa APL stocks, ma-i-update man lang. Nasaan na ba yung barko? Naglayag na ba? Ano na ba nangyayari? Diba? So, kasi yan ho yung kumbaga magbibigay ng confidence, eh, doon sa mga shareholders, no? Sana ay ma-update ng management ng APL, no? Bukod doon sa update nila na share swap, yes, opo, alam, nandyan na, eh, no? Nagpalitan na kayo ng shares, eh. Diba? So, bukod po doon, sana ma-update din. Ano na po nangyayari doon sa operation? May testing and commissioning tayo sinasabi. Yung dating ng barko ni Tito Frank Laun, Bekenemen, pwede po naming malaman. Ayan po, no? So, yan yung mga inaantay natin, ha? So, wala pa yan. So, tignan natin kung hanggang saan po ito aabot. Yan po si APL MM. Si M&M's. Hindi pa rin to. Ito kahit di ko naguhitan, eh. Para obvious, di pa rin talaga tumatagos, ano? Exciting po itong darating na mga araw. Halos lahat ng mga sinisilip natin na stocks, mga titos and titas, ay halos mauuntog dun sa trendline. Iilan pa lang din talaga 'yung nakakapag-break, no. So kaya bakit exciting? Kasi makikita natin, eh. Pag nauntog po sa trendline katulad po nito, no? Expect baba. Pag nauntog, expect baba ulit. Okay? Pero pag na-break po 'yan, oh, happy-happy tayo, 'di ba? Magpo-form tayo ng uptrend pagka na-break ko itong trendline na to, eh. Okay? So, kaya yun ang crucial. So, once mauntog to, expect mo maglalabasa na naman yan. Pare-parehas lang. Kung pare-parehas na pagbasa sa chart, eh. No? Kaya ho yan ang importante sa charting, eh. No? Kasi, pag marunong kayo gumawa ng trendline, makikita ninyo, bakit lumalabas yung mga, ba't nagkakabentahan? Eh, nauntog, eh. So, yung mga short-term na pare-parehas ang tingin, nagbebentahan po.
So, yan ang MM. Let's see, bantayan lang po yan. GMA7. So, yung mga nagtatanong doon kung saan papasok, eh, antayin natin ma-break, no? Kung papasok kung type ninyo. GMA, walang kinikilingan. Ang ganda ng uptrend nito. Ito, sa halos similar lang dito eh. Yung gawa niya, ito po eh. Oh. Halos similar lang din dyan eh. Hindi ko lang sure kung gagawa ng inverted head and shoulders ah. Kung gagawa po 'yan, makaka-expect po kayo mga kapuso. Ah, nandito ah. Gagawa dito 'yan, gagawa dito sa ilalim ng 'di ba, ng shoulder. O, tapos saka ibe-break. So bullish naman 'yan. Kaya 'wag mag-alala. So pag binrick, ayun ang target, 'di ba? So pag na-break yung neckline, most likely 18, no? Kaya mag 18 siguro nito si GMA. Chartwise lang po 'yan, ha, mga titos and titas. Ang mga support na nakikita natin, ayun, kita rin naman eh. Hanggang dito ka na sa blue tumingin, magdidikit na po yung blue at saka yung red, no? Adidas na 'to. Sa bagay dito pa lang Adidas na 'yo. Obvious na naka-Adidas na po dito si GMA. Itong area pa lang na 'to. Yan na po, na-i-like ba? Na-i-like, no? Starter kit natin para doon sa mga bago lang, ha, mga titos and titas. Ayan po. Okay, yan. At yung Tito Vlogs Crypto Channel, pwede nyo akong i-follow doon. Ayan naman. Para sa, kung gusto, interesado kayo sa crypto. E paano? Maraming salamat po ulit. At magkita-kita tayo bukas sa Opening Bell Live. As always, trade-wise, God bless you all. Bye.